Genesis chapter 29 verse 1 hanggang 35. Dumating si Jacob kina Laban. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid nito'y may tatlong kawan ng mga tupang nagpapahinga. Sapagkat doon pinapainom ang mga ito, ang balon ay may takip na malaking bato. At binubuksan lamang ito kapag papainumin na ang mga tinipong kawan. Matapos painumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, "Taga saan kayo, mga kaibigan?" "Taga Haran," tugon nila. "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" Tanong niyang muli. "Oo," sagot naman nila. "Kumusta na siya?" tanong pa niya. "Mabuti," sabi naman nila. Hayun at dumarating si Raquel, ang anak niyang dalaga. Kasama niya ang kawan ng kanyang ama. "Maaga pa naman," sabi ni Jacob. "Bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong?" "Aba, hindi maaari," sagot ng mga pastol. "Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon. Saka pa lamang kami maaaring magpainom." Nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Raquel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Raquel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Pagkatapos nilapitan niya ang dalaga at hinagkan, napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya, "Ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca." Patakbong umuwi si Raquel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin, niyakap niya ito at hinagkan, saka isinama sa kanila. Nang maisalaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo," at doon na siya tumira sa loob ng isang buwan. Pagkalipas ng isang buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo?" Si Laban ay may dalawang anak na dalaga, si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel." Sinabi ni Laban, "Mas gusto ka ngang ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka na." 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasakan niya si Raquel, ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak." Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga-roon. Ngunit nang gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Zilpa. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping, kaya sinabi niya kay Laban, "Bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba?" Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid."
Patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa. Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilha. Sa wakas na angkin ni Jacob si Raquel, mas mahal niya ito kaysa kay Leah, kaya't naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito samantalang si Raquel ay baog. Lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa, kaya't Ruben ang ipinangalan niya rito. Nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin ni Yahweh dahil narinig niyang ako'y hindi mahal ng aking asawa, kaya tinawag naman niya itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, lalo akong mapapalapit sa aking asawa sapagkat 3 lalaki na ang aming anak at tinawag niya itong Levi. Nagdalang tao siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayoy pupurihin ko si Yahweh, kaya tinawag niya itong Judah. Pagkatapos nooy hindi na siya nagkaanak.